So what's up guys, it's me once again, JSeaworthy. And for today's video, just want to share with you the questions and answer that is pertaining to CES or what we call the crew evaluation system. So kakatapos ko lang po mag-take and 75% na nandyan po sa CES 4.1 and 5 SEAGULL. So lumabas po siya sa exam ko, which is more on situational and operational analysis po. So, meron din naman po mga keywords na na-take up na natin during our schooling sa mga sa maritime institution kung saan ka man po nag-aaral. Ayan. And more on technical subject po talaga siya and kailangan po talaga ng review. Kasi kung hindi ka mag-review, so may pagkakataon na maaari kang mag-field sa areas na yon. So, ito guys, share ko na sa inyo kasi may nagbigay lang din naman sa akin ito, which is yung teacher ko noon sa seamanship. So, napakalaking tulong nito guys, dahil dito pumasa ako. And now, I am in the international prestigious firm na. And ayan, kung mapapansin nyo, ay nasa hotel ako, so waiting ako for flight schedule. And as we all know guys, that the CES, or what we call the crew evaluation system, this is designed, okay, to evaluate the background knowledge of seafarers, which is tayo po iyon. And the CES or Crew Evaluation System is an online assessment tool used to identify the training needs specific to knowledge areas defined in STCW. So yung STCW po is one of the four pillars of International Maritime Organization. So guys, ang gagawin ko na lang po dito, ipi-play ko na lang po yung slow scroll down ko na lang po siya para nababasa nyo po yung bawat question. So, ready? Okay. Yan. Ang duration po ng recorded video po is 15 minutes. So, maybe this is part 1 pa lang po. Then, right after na ma-upload ko po, then followed by the part 2. Ganun lang po gagawin ko. So, review tayo guys.